Espiritu Santo. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo ang dalawa. Aminan na kapatid. Limang minggo na tayong nag-aanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasamin at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tupahin ang aking pananagutan sa Diyos at sa kapwa tao, alinsun sa aral at halimbawa ni Yeso Kristo. Kaisang buong simbahan, sinisimula natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tupahin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim natin sa liwain, sa alaala, ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa, at sundan natin siya na may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makaari niya sa kanyang pananaig sa pangatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Pakitaas po ang mga palaspas. Ang maraming makapangyarihan ng mga palaspas na ito ay ng pagpalay at papagaling upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan. At sa pamamagitan niya ay aming sabitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-aharian. Kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa bulok ng bundok ng mga Olimpo. At natatanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Betania. Pinahuna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, makikita ninyong nakatabing sa isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan nino man. Alagad ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag yun, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din na ganito." Kaya lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan. Nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag yan?" Sumagot sila gaya ng ibinilin sa kanila ni Jesus. At hinayaan sila umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal. Ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglakad na kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng madamong sangan ng kahoy at siya kinilakad sa daan. Ang mga tao sa unahan at ulihan niya ay sumisigaw ng, "Hosana! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang gabi din po, Father. Ang Diyos na may-ari ng lahat ay inanghirang. Narinig natin sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus sa mga alagad, "Pumunta kayo sa nayon at makakakita kayo ng asno na hindi pa nasasakyan nino man. Hiramin ninyo. Kapag may pumigil sa inyo, ang sasakyan nyo ay ito. Kailangan ng Panginoon." At ganun nga nangyari. Kinuha nila yung asno at sinabi nila, "Kailangan ng Panginoon." At yun ang sinakyan ni Jesus para patungong Jerusalem. At yung mga tao ay sumalubong kay Jesus na dala ang mga palaspas. Ito ay tanda ng pag-welcome, pagtanggap ng hari ng Jerusalem na matagal na nilang hinihintay. Napakababang pakumbaba ni Jesus. Hindi siya sumakay sa kabayong patigmanan. At sinakyan niya ay mababang hayop asno na ginagamit sa bukid. At hiram pa, hiram, panhiram lang, isa sa uli din naman. Itong mga mahal na araw, may hihiramin sa inyo ang Diyos, isa sa uli din. Maaaring ang panahon, upang tumahimik at panalangin ang inyong talino, ang inyong puso. At pag pinalik ito ng Panginoon sa inyo, may bago ng kahulugan, mas malalim na kahulugan.